For today's episode, I'll be showing you the most popular street foods here in the Philippines. A budget-friendly food that will surely satisfy your cravings. Let's see how we will enjoy our food trip with a budget of 150 pesos. Good afternoon, everyone. I'm currently on the way going to my food trip destination. It's around 14 kilometers away from my home. I'm super excited because it's been a long time since I last had a food trip. I work abroad for over 8 years and street food was one of the things that I missed. Since I'm here already in the Philippines, I'll make sure I can eat all my favorite street foods. It's summertime, but you can still feel the fresh air. It's really more fun in the Philippines. First and foremost, I have to go to the money changer to exchange my dirhams into peso. Then I decided to go to the grocery to buy some foodstuffs and other basic essentials. When I arrive here in my country, the first thing that I've learned is I have to manage my budget. After shopping, I look for the vacant space to park my e-bike and start to spend my 150 pesos budget for my food trip. Let's find out what kind of food I can able to eat with this amount. First, I spent 10 pesos to buy fresh buko juice. It's so refreshing. I almost forgot that I'm already here in the Philippines. Since I'm not quite good in English, it's better to use my own dialect. Ang susunod na eksena ay hahanap ako ng makakain. Calamares, kwek-kwek, at fried isaw ang pinakakaraniwang matatagpuang street food dito sa Pilipinas. Bumili ako ng calamares sa halagang 20 pesos. Crunchy at tasty, samahan mo pa ng masarap na sauce. Sunod ay bumili ako ng mani sa halagang 10 pesos. Isa ito sa mga masarap na pulutan ng mga taong lasanggero. Dahil summer ngayon, masarap uminom ng malamig na inumin. Kaya naman, bumili ulit ako ng maiinom. By the way, nandito nga pala ako sa 13 Martires, Cavite. Kung hanap mo ay food trip, isa ito sa pwede mong puntahan dito sa Cavite. Meron ding palengke, shopping malls, at marami pang iba. Along the highway, may isang designated area na pwede kang mag-food trip. Mas maraming choices ng street foods na pwedeng pagpilian. Dito mo matitikman yung mga kinikrabics mong street foods. Partneran mo pa ng mga masasarap na sauce and condiments. Sa dami ng pagpipilian, hindi ka pa nakakakain, busog ka na. Bumili ako ng 2 lumpiang gulay at 1 kwek-kwek na penoy. 30 pesos ang binayaran ko. Sauce, side dish at condiments ay panalo na. Sunod, bumili ako ng siomay na worth 25 pesos. Sinamahan ko na rin ng pineapple juice na worth 10 pesos. At ang natira kong 10 pesos ay binili ko naman ng Japanese cake. Overall, 150 pesos ang nagastos ko sa aking food trip for today. Nakita nyo naman kung gaano kadami yung kinain ko ngayon. At talagang, I can say na it's really more fun in the Philippines. Ito yung hinahanap-hanap ko when I was in Dubai. I've been working in Dubai for more than 8 years. At I think sa entire years ko na nag-stay sa Dubai, 2 beses lang ako naka-uwi sa Pilipinas. Yung cravings ko when I was in Dubai is talagang masabi kong satisfied. When the time I came here or when the time I arrived here in the Philippines, grabe yung satisfaction na naramdaman ko at this moment dahil sa food trip natin ngayon. I know some of you will ask me kung ano yung the best food na nakain ko for today.
honestly, lahat ng kinain ko ay talaga namang sobrang sarap. From mani, calamares, kwek-kwek, lumpia, siomay, lahat. As in, lahat masarap. Pero for me, sa lahat ng yon, ang pinaka nagustuhan ko ay yung pokneneng or yung kwek-kwek na Pinoy at yung lumpiang toge or lumpiang gulay dahil sauce pa lang ay talagang mang sauce mariosim. Ang sarap. And that conclude our food trip for today. I know many of you or a lot of you talagang natikim, nag-crave at naglaway sa food trip natin ngayon. At marami pa tayong mga food trips na pagsasamahan. Marami pa ako sa inyo ipapakitang street foods at mga Filipino foods na exclusively na matitikman at malalasahan nyo sa mga video natin dito sa aking YouTube channel. So maraming salamat at see you on my future travel vlog. Travel food vlogs. Bye!